maghiwalay. Pero kasal kayo? Hindi. Ilan taon na po yung anak niya? Yung panganay ko na po, yung ano, yung pala, malaki na yung ano, panganay po, pala eh, ng 20. Sa akin naman po, tatlo yung anak ko. Panganay ko, 18 na. Tapos bunso, Mang Sipid din. Dalawang babae sa isang lalaki. Ano po trabaho niyo din sa? Nasa Pinas kayo, ganun po ba? Sa Pinas kami, sa Pinas po po. Ano po pinag-aabalan sa buhay? Driver po ako. Driver ng truck. Ako naman po, ito, OFW. Egypt. Maganda pa lang buhay mo kay maganda po ba yung buhay, puro hirap na nga eh. Kung magandang buhay, yung hindi ay alila. Maganda ba yung buhay dun? Kaya mahirap. Kaya nga mahirap. Kaya mahirap yan maghanap ng pera. Mahirap pagka walang trabaho. Eh, lalo pa mga kapuwang, kailangan kumain para sa mga anak. Ganun din po. Kaya, kayanan mo lang. Binapakagaling naman ang sinuho po pa ako. Taga saan yung tabis mo po? Nabaysiha ko. Nabaysiha. Ganun ba? Tagalog. Pure Tagalog. Kayo kaya po, ako. Ano yung Bisaya? Ano? Oh, Bisaya, Ilunggo. Ah, Ilunggo. Hindi ka makatinding ng Ilunggo? May mga kumare ko kaibigan mo sa ano, mga Ilunggo dito. Ano sa amin, ano, ang salita ng Ilunggo, kwan, malalim. Matagal na po kayong hiwalay. Matagal na po? Kayo? Matagal na rin po. Ilang taon na? Ay kasi magmula nung nag-abroad ako hindi na kami. Halos 8 years na rin ako nag-abroad. Mula nung hindi naman ako nakatagal sa kayo. Talaga mag-abroad kasi mag-abroad hiwalay agad eh, no? Kaya yung maiwan maghanap. Siya, nag-abroad din yun. Kaso, hindi naman, minsan nga yung naiwan, yun yung nakahanap, o yung nasa abroad, yun ang nakahanap. Hindi. Ang iba naman kasi, porket na, yung bang kawalan ng communication sa isa't isa, nagbabago yung, ano, di ba? Nagbabago nga kay... Siyempre, porket ba natin? Dapat pagka, limbawa, kahit na magkalayo kayo, okay pa rin yung communication sa isa't isa. Meron yung nagkukulang, kaya siguro dumarating yung time na meron parang yung gusto niyang makita sa akin o gusto kong makita sa kanya, nakikita sa iba, di ba? Kaya siguro nagbabago yung parang yung feelings yung ninyong dalawa. Aba, may karanasan? Ano na, relate po ako dun eh. Relate na rin. Ang totoo, ano, meron ako naging boyfriend. Halos matagal na rin kami nun. Mas may edad siya sa akin. Kaso, yun kasing hindi naman kami kasal nung tatay ng mga anak ko. Meron siyang kinasama din sa Saudi, tapos magkaanak sila. Tapos, pwede ngayon, nung mamatay naman yung babae, nagsakit ng heart attack, nagsakit sa puso yun. Tapos bumabalik siya sa akin, kaso, ayoko nang makapagbalikan sa kanya. Bakit niya ayaw mo? Nung bago pa lang, siyempre, yun yung bago pa lang na
nung magkasama kami, siyempre meron mga bagay na oh madaling tanggapin, pero merong attitude na hindi pa rin siya nagbabago. Ganun. Parang hinanapuin din sa iba. Ganun eh, siya din naman. Oh. Mas masakal pa yung paghahanap niya, nagkaanak pa sila. O kaya sinubo naman ang aking inakwan. Sobrang sakit naman niya, magkakanak sila, diba? Tapos eh, nung naging walay kami, sabi ko, hindi ko naman sinasara yung puso ko sa kanya. Subukan muna namin na ganun kami, ganun ba? Kasi, tatlong buwan pa lang, naganap na siya ng iba, o nakasama na siya. Hindi, pinabayaan ko na. Tapos eh, okay na ako, tapos gusto niya bumalik sa akin, sabi ko ayoko na. Ayoko na, madali magpadawad, pero yung... Siyempre, andan pa rin yun. Baka mamaya pag makapagbalikan ako sa kanya, andyan yung manumbat ako sa kanya, sumbatan niya ako, di ba? Alam ko may pagkakamali din ako, pero para ano, okay lang, talungan na lang niya ako sa pagpapalakan ng mga anak ko, ganun. Pero, siyempre, mahirap din naman yung nag-iisa pa rin sa buhay. Nahanap ka talaga ng ano mo, nakakasama mo dahil balang araw magkakaroon din ng pamilya yung mga anak mo, di ba? Mayroon naman nag-iisa sa buhay pagtanda. Naghanap ka ng kalabaw? Siyempre, ano? Hahanap ng kalabaw? Hahanap sa iyo. Hindi, hahanap ko ng talagang kung sinong ibigay ni God, di ba? Karapat dapat, sabi niya. Kaya nga. Sana nga. Sana mayroon ka nang hanapin na totoo na. Sana nga eh, kung meron niya, sana. Hindi eh, kung bibigyan ng pagkakataon na makahanap, bakit hindi, di ba? Pero yung kamong makapagbalik ka rin sa dati ko yun, ayoko na. Eh, paano na mag-uwi sa inyo tapos luluhod siya sa'yo? Kahit sa mga ba, hindi na. Pinatawad ko siya sa ganun, pero yung kamong makikipagbalikin ako dahil alang-alang sa mga bata. Hindi na kasi, nawala na yung pagmamahal mo eh. Ano pa yun dahil sa mga bata, malalakan na yung mga bata. Diba? Pag, mahirap pag nawala na yun lang. Tapos makikipagbali at sa tao. Dahil sa mga bata, sa palagay mo, magiging masaya ka ng ganon. Na dahil lang sa mga anak mo, susundin mo yung ano. Susundin mo yung kati. Wala ka na yung mga anak ko. Kaya gusto kami sisikap lang ako na ano, na may tagulid sila makatapos ng pag-aaral. At kung may dumating mo na tamang tao talaga na tatanggapin yung mga anak ko, tanggap kung ano yung task ko, thank you, Lord. Sana. Bakit hindi, diba? Sana. Kung talagang totoo siya. Sana ito na ang harap mo. Talaga? Sana nga. Sana nga. Kaso lang malayo, di ba? Kung wala man imposible kung malayo. Oo naman, siyempre. Wala naman ano kung talagang gusto yun, di ba? Maraming paraan. Kung sa pagkaayaw, maraming dahilan. Kasi mayroon din video, pwede rin mag-video call. Oo naman. Oo, ganun. Mali mo, by September, uwi ako ng Pinas. Ganun ba? Kaso lang malayo, andito ko sa Bacolod, tapos ikaw sa Manila eh. Oo, diba? Lumot ka na Manila kung talaga yung ano. Diba? Ganun talaga, pagka willing ka na ano. Totoo ka, diba? Oo. Walang malayo ba sa ginusto? Oo nga, aabot nga yung kaldero o... Yung iba eh, kaibang bansa pa eh. Sinusundan eh. Yan nga eh. Wala yung posible malayo o malapit. Diba? Oo, walang pagbasa eh. Sasakay ka ng sang side? Silhig? Di ba mahalang... Diba yung pamasahe sa barko, ano? Ay, mura na? Mura? Ano yun? Sumasakay ng roro? Ganon? Oh, yung amin,
nasakay ng rolo papunta ano, Katikulan kami dadaan. Hindi naman, kung pwede na rin kung isakay mo yun, no? Yung sakyanan mo sa, ano, sa Togo. Para dun din sa, ano. Eh, ano yung anak mo nasa iyo, ganun? O, nagustahan? Yung anak ko sa akin, pero mayroon na mga trabaho. Nag-aaral pa siya? Wala na. Nag-aaral. Ano ba, lalaki o babae? Lalaki kag babae? Kamusta naman yung buhay dyan? Ang buhay, okay naman ang buhay kahit mahirap. Hindi, ano naman, basta healthy yung pangatangan. Hindi, okay na yun, di ba? Tapos eh, 3 beses kumakain sa isang araw. Okay na yun. Okay na yun. Kahit, saan? Basta 3 araw, kakain ka, okay na. Tapos mayroon ding dumating sa'yo ng maganda, di mabuti. Ay, masama lang akong pagkain. Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? Ay, siyempre, yung talagang totoong mamahalin ako. Tanggap yung mga anak ko, ganun. Tapos ayaw kami babaero. Ayaw kami ng singero. Pinapriority yung anak. Hindi ako babaero, hindi ako ang umiinom. Kasi yung dati mga anak ko, Bisaya yun eh. Ginigilig sa mag-inom. Tapos eh, totoo yun ah. Hindi ako kasi ganda ng mga ano. Siyempre yun, pero maalaga naman ako sa kwanser, sa bahay. Tapos yung responsable naman ako na may bahay. Ang gusto ko lang minsan, siyempre yung meron time para sa pamilya. Eh hindi, iyanin niya pa rin sa mga kabarkada niya. Di ba pangit yun? Dapat unahan niya yung pamilya? Oo diba? Naman, siyempre. Kasi siyempre, trabaho. Tapos... Patay na. Magka na nag-lab niya. Buhay pa yan, sir. Grabe ka bueno, naman. Humangat. JJ, ay, humangat na. Naglantaw na sa langit. Wala na. No? Sa'yo pala yung maingay dyan, kaya masakit sa tainga. May nampas-ampas yata dyan eh. Hindi. Oo. Ang kwan, JJ. Sige. Usap na lang kayo off-air eh. No, magparamdam si Girl. Thank you. Maraming salamat. Wanted. Sige, JJ. Salamat, JJ. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.